Magandang araw. Halina at gawin nating kapaki-pakinabang ang araw na ito sa tulong ng mga aralin na ating matututunan ngayon. Ang ating tatalakayin ngayon ay pagpaparaya at pagpapakumbaba bilang isang paraan upang makamtan at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa tahanan at paaralan. Alam mo ba kung paano magparaya at magpakumbaba? Bakit kaya mahalaga ang pagiging mapagkumbaba at mapagparaya? Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makapagpapakita ng mga paraan upang makamtan at mapanatili ang kaayusan o kapayapaan sa tahanan at paaralan, tulad ng pagpaparaya at pagpapakumbaba. Ang pagiging mapagpakumbaba at pagiging mapagparaya ay mga kabutihang asal na dapat taglayin ng bawat kasapi ng pamilya. Kung wala nito, ang mga suliranin ay hindi malulunasan, at ang mga kakulangan ay hindi mapupunuan. Bilang kasapi ng pamilya, marapat lamang na tanungin mo ang iyong sarili, kung mayroon ka ng dalawang mabubuting asal na ito. Ang pagiging mapagkumbaba at mapagparaya, ay mga pag-uugaling nagdudulot ng pagkakasundo at pagmamahalan. Sa tahanan na kinamulatan at kinalakhan ng isang batang tulad mo, dapat maipakita at maipadama ang pagpapakumbaba at pagpaparaya. Narito ang ilang mga halimbawa na makapagpapakita ng pagpapakumbaba at pagpaparaya. Pagpapakumbaba sa mga kasapi ng pamilya na mas nakatatanda, mas nakakaalam, at mas may karanasan tungkol sa buhay. Pagpaparaya sa mga kasama sa tahanan, lalo na sa mas nakababata at mas nangangailangan. Pagiging pantay sa pakikitungo sa bawat kasapi ng pamilya. Iwasan ang pagiging magagalitin. Palaging idadaan sa magandang pag-uusap ang anumang suliranin at di pagkakaunawaan. Pagkikilala at paghihingi ng pag-asa sa Diyos, lalo na ngayon sa panahon na may pandemya. Maipapakita ang kababang loob at pagpaparaya sa pamamagitan ng pagdadasal. Ang pagluhod ay tanda ng pagiging mapagpakumbaba. Ipinakikita rin dito ang buong puso mong pagsunod sa taong may katungkulan. Kapag nagawa mong magpakumbaba, ay kaya mo ring magparaya. Katulad na lamang kapag nagdarasal ang mga Kristiyano, sila ay nakaluhod. Ganoon din ang mga Muslim, ang ulo nila ay nakalapat sa lupa. Ito ay pagpapahayag ng kanilang kababang loob, at pagsamba sa pinaniniwalaan nilang Diyos. Ngayon, ay sabay-sabay nating ipakita ang kababang loob at pagpaparaya, sa pamamagitan ng pagdarasal ng naaayon sa ating paraan ng pagsamba. Dasal ng kababang loob at pagpaparaya. Kami po ay maliliit na alipin sa iyong harapan. Patawarin mo po kami sa aming pagkakamali. Bigyan mo po kami ng kalakasan upang mapaglabanan ang mga pagsubok na darating. Igawad mo po sa amin ang kababaang loob upang tumulong at umunawa sa aming mga kasama sa bahay, mga kaklase, at sa aming kapwa. Palagi mo po kaming gabayan na maging mapagparaya, upang kami ay makapagbigay ng ginhawa, at magsilbing mabuting halimbawa sa aming kapwa. Sa iyo tuwi na ang kaluwalhatian, at aming pagsamba. Amen. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.